Magandang araw sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang. Ang ating asignatura ay Araling Panlipunan. Ang pag-aaralan natin ngayon ay mga wastong pagkilos sa panahon ng kalamidad. Most essential learning competencies na isasagawa ang mga wastong gawain, pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Sa ating bansa ay nakararanas tayo ng iba't ibang kalamidad. Ano ang kalamidad? Ang kalamidad ay hindi inaasahang pangyayari na sanhi ng mga proseso sa kalikasan. Ito ay nagdudulot ng takot at panganib sa mga tao. Naaalala mo pa ba ang iyong pinag-aralan sa nakaraang aralin? Magaling! Ngayon, isulat sa sagutang papel ang uri ng kalamidad na nararanasan sa bawat larawan. Unang larawan. Tama! Ang sagot ay baha. Para naman sa ikalawang larawan. Ano ang iyong sagot? Mahusay, lindol. Sa ikatlong larawan. Ano ang iyong sagot? Mahusay, pagsabog ng bulkan. Ikaapat na larawan. Ang tamang sagot ay bagyo. Ikalimang larawan. Ang tamang sagot, mahusay, sunog. Ano-ano ang mga dapat isagawa at ihanda sa tahanan at sa paaralan sa oras ng kalamidad? Sa tahanan, ano ang dapat nating gawin? Tama! Maghanda ng first aid kit. Maghanda ng radyo, flashlight, kandila, posporo, at ekstrang baterya. Makinig sa radyo o manood sa telebisyon para sa regular na anunsyo o babala mula sa PAG-ASA. Maghanda ng sapat na pagkain at tubig sa panahon ng kalamidad. Manatili sa loob ng bahay hanggang matapos ang kalamidad. Magsagawa ng mga emergency drill. Maghanda ng emergency kit. Kung ikaw naman ay nasa paaralan sa oras ng kalamidad, ano-ano ang mga dapat mong gawin? Tama! Alamin at sundin ang planong pangkaligtasan ng paaralan. Alamin at tawagan ang hotlines o numero ng mga tutugon tulad ng NDRRMC, DSWD, Red Cross at mga miyembro ng pamilya para sa agarang tulong.
magdala ng mga warning device tulad ng pito at flashlight. Ihanda ang iyong pangkulay para sa unang gawain at basahin ng mabuti ang panutong nakasaad. Para sa unang gawain, basahin ang bawat pangungusap, kulayan ng dilaw, ang hanay na dapat gawin kung ito ay makakatulong sa oras ng kalamidad at pula naman sa hanay ng hindi dapat gawin. Para sa pangalawang gawain, pagmasdan ng mabuti ang mga larawan at sagutin ang mga gabay na tanong sa ibaba. Maaari mong balikan ang video na ito upang masagutan mo ng tama ang mga gawain. Tandaan, ang ating bansa ay nakararanas ng iba't ibang kalamidad taon-taon tulad ng bagyo, baha, lindol, at landslide. Sa araling ito ay natutuhan natin ang mga dapat isagawa at ihanda sa oras ng kalamidad sa tahanan at paaralan. Ang pagiging laging handa sa panahon ng sakuna o kalamidad ay makatutulong. At para sa panghuling pagsusulit, lagyan ng check ang loob ng kahon kung ang larawan ay nagpapakita ng mga dapat isagawa sa panahon ng kalamidad at X kung hindi. Maaari mong ihinto o balikan ang video na ito upang masagutan mo ng tama ang mga gawain. Naway marami kang natutunan sa ating aralin. Maraming salamat! Hanggang sa muli!